guys! Welcome back to my YouTube channel. Our topic for this video is about quadratic equations. An equation of the second degree in its variable or variables is called a quadratic equation. An equation of the form or reducible to the form ax squared plus bx plus c equal to 0, where a, b, and c are constants and a is not equal to 0, is called a quadratic equation in the variable x. The zeros or values of x when y equal to 0 of the function are the elements of the solution set of the quadratic equation which can be found by three algebraic methods. So, meron tayo guys tatlong method sa pag-solve ng solution set dito sa quadratic equation. So, tandaan lang muna natin guys na ito ang standard form ng quadratic equation. Then, ito na yung tatlong method na sinasabi ko kanina. Solution by factoring, solution by completing the square, and solution by quadratic formula. Puntahan muna natin guys yung solution by factoring. In solving quadratic equations by factoring, we are the fact that if the product of the two factors is equal to 0, then either of the factors is equal to 0. Thus, the procedure of solving ax squared plus bx plus c equal to 0 by this method simply consists of factoring the left number of the equation and then setting each factor to 0 and after which we solve for x. For example, solve the equation x squared minus 6x minus 7 equal to 0. So, una natin gagawin guys, alamin lang natin kung ano ba yung factor ng negative 7. So, solution natin, compare lang muna natin guys yung problem. Then, alam naman natin, dahil prime number ang 7, so yung factor ng negative 7 ay 7 times negative 1 and negative 7 times 1 lang. So, kunwari, ang naisip nyong factor na gawin ay positive 7 times negative 1. So, ganito lang gagawin natin. X plus 7 times X minus 1. So, syempre, pag ganyan, makukuha natin kaagad yung x squared dahil x times x lang. Then, 7 times negative 1 is negative 7. Pero dapat, makukuha rin natin yung nasa gitna, which is yung negative 6x. So, pag pinag-times natin yung 7 times x, syempre, positive 7x yan. Then, x times negative 1, so negative x yan. Then, pag pinagsama natin yan, equal sa positive 6x. So, ibig sabihin, hindi natin nakuha yung negative 6x. So, ibig sabihin, mali yung ginamit natin na factor. So, ang gagawin natin ngayon, papalitan natin. Kasi, mapansin nyo, yung nakuha natin is x squared plus 6x minus 7. Which is, ang dapat ay x squared minus 6x minus 7. So, ibig sabihin lang nun, papalitan natin guys yung sign nito. Pagpapalitin lang natin. Kasi mapansin ninyo, negative 6x. So, ibig sabihin, dapat mas malaki yung negative kesa sa positive o yung mas malaking number, yun yung gagawin nating minus. Then, sa maliit naman, yun yung gagawin nating plus. Kagaya nito, pagpapalitin natin yan, so gagawin natin, tanggalin lang natin yan, magiging x minus 7 times x plus 1. So, ngayon, napansin ninyo, pag pinag-times natin yung negative 7 at x, so, syempre, etong nasa dalawang bilog na yan, mapapalitan na yan. Magiging minus 7x na yan, or negative 7x, then yung x times 1 naman ay equal sa positive x. Then, pag pinagsama natin yan, yung 6x kanina, magiging negative 6x na. Then, itong positive 6x kanina, magiging negative 6x na, or minus 6x. So, ibig sabihin, tama na yung factor na ginamit natin. So, lagay na natin dyan, dahil tama yung factor na ginamit natin, solve lang natin yung value ng x. So, syempre, magiging x minus 7 equal to 0, and x plus 1 equal to 0. So, ibig sabihin, yung value ng x natin ay 7 and negative 1. So, para ma-check ninyo kung tama ba yung nakuha nating value o solution set, pwede nyo guys i-substitute yung 7 and negative 1 dito sa equation natin at dapat ang makukuha nyan ay 0. For example, yung 7. So, 7 squared is 49
minus 6 times 7, which is 42. Then minus 7. So 49 minus 42 minus 7 is equal to 0. So ibig sabihin, tama lang yung x equal sa 7. Then yung x equal sa negative 1 naman, so substitute natin dito, negative 1 squared is positive 1 minus negative 6 times negative 1, so magiging positive 6 na yon, minus 7. So ibig sabihin, 1 plus 6 minus 7, so equal din siya sa 0. So tama lang din yung x equal sa negative 1. So sa number 1 example pa lang natin, nagkaroon na tayo ng hint paano ba isolve yung quadratic equation gamit yung solution by factoring. So syempre guys, kapag negative ito, yung nasa C natin, so kung minus 7 yan or minus C, dapat yung factor na gagamitin natin is isang positive and isang negative. So syempre, ganun talaga, no? Then kapag positive naman yan, it's either dalawang positive o kaya dalawang negative. Then yung sa middle term naman guys, kung minus 6x to, dapat yung minus sa mas malaking number. So mapansin nyo, syempre mas malaki yung 7 kaysa sa 1. Kung nagkataon guys na plus 6x to, syempre ang gagamitin natin na plus ay yung sa malaking number. So kung plus 6x to, gagawin natin plus 7 ito. Then kung plus naman to guys, so syempre titingnan nyo pa rin kung minus or positive yung nasa middle term. Kung plus 7 to guys, syempre may iba na yung nandito sa middle term natin. Pwede ng positive 8x or plus 8x, o kaya naman minus 8x. So kung plus 8x to guys, syempre ang gagawin nyo, dalawang plus. Kung minus naman to, syempre ang gagamitin nyo, dalawang minus. Punta na tayo sa next example natin. Solve the equation x squared minus x minus 12 equal to 0. So ano napansin natin guys? Negative pa rin yung c natin. So gagawin natin na factor ay isang positive and isang negative pa rin. And titingnan natin guys yung middle term. Since negative to, so ibig sabihin, mas malaki dapat yung negative kaysa sa positive. Para mapalabas natin yung minus dito sa middle term. So, ano ba yung factor ng 12? So, pwedeng negative 12 times 1. Siyempre, pwede rin yung 12 times negative 1. Pwede yung 4 times negative 3. Pwede din yung negative 4 times 3. Siyempre, pwede rin yung 6 times negative 2 and negative 6 times 2. Pero dapat, mapalabas natin yung negative 1x. So, mapansin nyo, 12 minus 1, 11. 4 minus 3, 1. E yung 6 minus 2, di ba 4? So, ibig sabihin, alin lang dito sa dalawa? Alin lang kay 4 times negative 3 and negative 4 times 3 yung gagamitin nating factor to satisfy this equation. Since minus yung nasa middle term, dapat sa 4 natin ilalagay yung minus sign. So, or yung negative sign. So, tuloy lang tayo. So, ang gagamitin nating factor ay x minus 4 and x plus 3. So, mapansin natin, syempre, x times x is x squared. Negative 4 times 3, negative 12. So, yung nasa middle term na lang yung kailangan nating palabasin. So, negative 4 times x is negative 4x. X times 3 is 3x. Then, babalang natin. Ano? So, negative 4x plus 3x is negative x. So, tama lang yung ginamit natin na factor. So, babalang natin. So, magiging x minus 4 times x plus 3 equal to 0. So, x minus 4 equal to 0 and x plus 3 equal to 0. So, yung solution set natin ay x equal to 4 and x equal sa negative 3. So, pwede nyo guys ulit i-substitute yung 4 dito sa equation natin para ma-check ninyo kung tama ba yung nakuha nating solution set o yung nakuha nating value ng x natin. So, check natin guys. 4 squared minus 4 minus 12. So, yung 4 squared guys
Alam naman natin, 16 yan, minus 4, minus 12. So, equal nga sila sa 0. Then, yung negative 3 naman, negative 3 squared. So, magiging positive 9 yan, minus negative 3. So, magiging plus 3. So, 9 plus 3 ay 12. Minus 12 equal to 0. So, tama yung nakuha nating value ng x. Another example, solve the equation x squared plus 7x plus 12 equal to 0. So, dito guys, positive na. Ano guys? So, ibig sabihin, dalawang positive yung factor na gagamitin natin. Pero, titingnan natin yung middle term para mas makasigurado tayo. Para masabi natin kaagad kung positive ba or negative yung gagamitin natin. Kung dalawang positive ba or dalawang negative. So, ano ba guys yung factor ng 12 para mapalabas natin yung 7? So, syempre, pag pinag-plus natin yung factor na 12 times 1, so, pag ginawa natin 12 plus 1, 13 na yun. So, malabo. Then, yung 6 times 2 naman, 6 plus 2, malabo din. Kasi 8 yun. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating factor ay yung 4 and 3. Dahil pag pinag-plus natin sila, 7x yun. Diba? 7. So, dahil plus ito, dalawang positive yung gagamitin nating factor. Then, solution natin. Copyin lang muna natin, guys, yung problem. So, yung factor natin ay x plus 4 and x plus 3. So, kung titingnan natin, 4 times x, so 4x yan, guys. X times 3, 3x. So, pag pinag-add natin sila, makukuha natin yung middle term na 7x. Then, syempre, x times x is x squared. 4 times 3 is 12. So, nasatisfy na natin yung equation. So, kunin lang natin guys. So, magiging x equals sa negative 4 and x equals sa negative 3. So, guys, ano? Baka nalilito kayo ha. Nililipat lang natin tong plus 4 na to sa kabila. So, kung positive to, magiging negative yan. So, ganun lang din. Kung positive to, magiging negative yan. So, paano guys kung yung problem natin ay minus 7x. So, syempre, positive, dalawang negative yung gagamitin natin. So, kung kanina dalawang positive, ngayon naman, dalawang minus o dalawang negative. So, x minus 4 and x minus 3. So, yung factor o yung makukuha natin dyang solution set pala o yung x natin ay x equal to 4 and x equal to 3. Another example, solve the equation 3x squared plus 39x plus 36 equal to 0. So, kapag ganito guys yung problem, meron tayong ginagawang technique dito. Gawin natin, i-divide natin yung buong equation natin sa 3. Kung ano guys yung coefficient ng x squared. So, mapansin nyo, 3x squared to. So, i-divide lang natin yan sa 3. So, divide both side by 3. So, magiging x squared. Then, 39x divide 3, 13x, 36 divide 3 ay 12. So, syempre, 0 divide 3, 0 pa rin yan. So, dito guys, nagkataon na lahat yan ay divisible sa 3. So, mas madali na nating makukuha yung factor ngayon. So, mapansin nyo, positive ulit to. So, ibig sabihin, it's either dalawang positive o kaya dalawang negative. And mapansin nyo, yung middle term natin is positive. So, syempre, positive yung gagamitin natin. So, ang factor natin ay x plus 12 and x plus 1. So, syempre, kanina, diba, kinuha natin yung factor ng 12. 12 times 1, 1 times 12. 4 times 3, 3 times 4. Tapos, yung 6 times 2 and 2 times 6. So, syempre, pag pinag-plus natin yung 4 plus 3, 7 lang yon. Hindi natin makukuha yung 13x. Yung 6 plus 2 naman, hindi rin natin makukuha yung 13x. So, ang gagamitin nating factor, yung x plus 12 and x plus 1. Kita naman kagad, guys, 12x plus x equal sa 13x. Okay, guys. So, kunin na natin yung value ng x natin. So, set lang natin ito, equals to 0, x plus 1 equal to 0. So, yung x natin ay equal sa negative 12, and x equal sa negative 1. So, piling ko naman guys, yakang-yakan nyo na yung solution by factoring.
So, punta naman tayo sa solution by completing the square. So, the following steps are used in solving a quadratic equation by completing the square. First, obtain an equivalent equation of the type ax squared plus bx equals a negative c. Second, multiply each member of the equation in step 1 by 1 over a to obtain an equation in which the coefficient of x squared is 1. Next, add the square of 1/2 of the coefficient of x to each member of the equation obtained in step 2. This is the completing the square. Next, express both members as square. Next, equate the square roots of the members of the equation in step 4, prefixing the square root of the right member with plus and minus signs. This procedure yields two linear equations. Then, isolve na natin guys yung two linear equations obtained in step 5 for the value of x. So, for example, solve the equation x squared minus 6x minus 7 equal to 0. So, ito guys, example natin, gamit natin yung by factoring. So, gamitin naman natin yung solution by completing the square. So, yung una, ilipat lang natin guys yung negative 7 na to, yung minus 7 dito sa right side. So, magiging x squared minus 6x equals sa 7. Then, yung pangalawang step natin, gawin lang natin guys na yung coefficient ng x squared ay 1. Since 1 na kaagad yung coefficient dito, hindi na natin kailangan mag-divide ng 1 over a. Then, yung third step natin, mag-add lang do tayo ng naka-square na kalahati ng coefficient ng x. So, ang coefficient guys ng x ay 6. So, hatiin lang natin yon, 6 divide 2, 3. Then, square lang natin yon, tapos i-add natin both sides. So, plus 3 squared and plus 3 squared. Then, sa step 4 natin, so, computein lang muna natin guys ito, nasa right side natin, simplify lang natin. Then, i-express do natin yan as square. So, yung 3 squared na yan magiging 9, then 7 plus 9 ay 16. So, express lang natin sa square. So, magiging x minus 3 squared equals sa 16. So, ito guys, pag in-expand natin, magiging x squared minus 6x plus 9. Kaya napansin nyo, hindi ko na to sinimplify, hindi ko na ginawang 9 para x minus 3. Kung ano kasi yung gagamitin natin dito, yung kalahati ng 6x, yun na kagad yung ilalagay natin dito. And guys, yung minus na to, galing yan dito. Since minus 6x tayo, minus yung ilalagay natin dito. Kung plus naman to, plus guys yung ilalagay natin dito. Then, i-express lang natin guys yung 16 sa squared. So, magiging 4 squared yan. Okay guys? Then, punta tayo sa step 5. So, sabi dito, equate the square root of the member of the equation in step 4. So, equate lang natin yan. So, makakancel na natin yung squared dito sa x minus 3 and sa 4. Then, magiging x minus 3 equals sa positive and negative 4. So, root kasi yung inahanap natin dito. Kaya, positive and negative 4. So, punta na tayo sa step 6. So, solve na natin guys yung value ng x natin. So, punta muna tayo dito sa positive 4 yung ilalagay natin dito sa right side. So, x minus 3 equals sa 4. So, lipat lang natin guys yung negative 3. So, magiging positive 3 yan. So, x natin ay equal sa 7. So, x minus 3 equal sa negative 4. So, napansin nyo, sa negative 4 naman tayo, ano? So, lipat lang natin yung negative 3 o yung minus 3 na to. So, minus yan or negative kanina. Kaya magiging positive pag nilipat natin dito sa right side. So, yung x natin ay equal sa negative 1. So, mapansin nyo, magkamukha lang yung nakuha nating sagot. So, dito, x equals 7 and x equals sa negative 1. So, same lang naman talaga yon. Ibig sabihin lang nun, tama yung ginawa natin. So, another example, solve the equation of 3x squared plus 39x plus 36 equal to 0. So, ito guys, example din natin kanina sa by factoring. So, gamit ulit guys yung step na to. Kukunin lang natin yan. So, by completing the square. So, lagay lang natin sa step 1,
ilipat lang natin yung 36 na to dito sa right, so magiging negative 36 yan. Then, mapansin nyo, may 3 tayo dito na coefficient ng x squared. So, i-divide lang natin yan sa 3 para mawala yon. So, magiging 3x squared divide 3, x squared na lang. 39x divide 3, 13x. Then, negative 36 divide 3 ay equal sa negative 12. So, yun yung ginagawa natin sa step 2. Step 3 naman guys, kalahati ng 13. So, 13 divide 2. Then, square lang natin yon. So, add natin sa dito sa may left, then dito sa right. So, since hindi siya divisible sa 2, fraction yung gagawin natin. Then, punta na tayo sa step 4. So, yung 13 over 2 squared, ginawa na natin 169 over 4. Then, yung negative 12 dito, since 4 yung denominator dito, so LCD nila is 4, so magiging negative 48 over 4 yan. Then, pagplasin lang natin, so magiging 121 over 4. So, express daw natin both member as square. So, ito ay magiging 11 over 2 square. Then, ito naman sa left side natin, x plus 13 over 2. So, napansin nyo, plus kasi yung nasa middle term natin. So, ibig sabihin, plus yung nandito natin. So, tuloy lang tayo guys. Punta lang tayo sa step 5. Square root natin both sides. So, makakancel na yung square. So, magiging x plus 13 over 2 equal sa positive and negative 11 over 2. Then, solve lang natin yung value ng x. So, sa positive, magiging x plus 13 over 2 equal sa positive 11 over 2. Then, ilipat lang natin guys yung 13 over 2 dito sa right side. So, magiging x equal sa 11 over 2 minus 13 over 2. So, yung x natin ay equal sa negative 2 over 2. So, our x equal sa negative 1. Then, kunin naman natin yung x natin dito sa negative 11 over 2. So, x plus 13 over 2 equal sa negative 11 over 2. Lipat lang natin guys yung 13 over 2. So, magiging x equal sa negative 11 over 2 minus 13 over 2. So, x natin ay negative 24 over 2. So, yung x natin ay equal sa negative 12. So, kung babalikan natin yung kanina, parehas lang, ano? So, yung x natin ay negative 12 and x equal sa negative 1. So, same lang sila, guys. So, punta naman tayo, guys, sa solution by quadratic formula. The solution set of a quadratic equation can also be obtained by substituting the numbers corresponding to the constant a, b, and c in a formula known as a quadratic formula. So, ito guys yung quadratic formula. Then, dapat lang guys, yung quadratic equation natin ay naka-form na standard form. So, example number 1. Solve the equation x squared minus 6x minus 7 equal to 0. So, yung a natin dito ay equal sa 1. So, syempre, di ba? A x squared plus b x plus c equal to 0. So, ito yung susundan nating form. So, yung a natin dito, yung coefficient ng x squared ay 1. Yung coefficient ng x, guys, ay negative 6. Then, yung c natin ay negative 7. Then, isubstitute lang natin tong a, b, and c na to dito sa quadratic formula. So, tuloy lang tayo. So, yung b natin, guys, negative 6 plus and minus o plus or minus. So, b squared. So, yung b natin ay negative 6 minus 4ac. So, 1 and negative 7. Then, 2 times a. 2 times 1. So, simplify lang natin, guys. So, negative 6 magiging positive 6 ito since negative times negative 6. Then, negative 6 squared, 36 yan. Negative 4 times negative 7. So, positive 28 na since negative times negative is positive. Then, 2 times 1 is 2. 36 plus 28 is positive 64. So, square root ng 64 ay 8. So, dalawa yung makukuha natin dito guys, no? So, simplify lang natin. Parehas naman tong divisible sa 2. So, magiging 3. Tapos, plus or minus sa 4. Then, kunin lang natin guys yung value ng x natin dito kapag positive. So, 3 plus 4. So, x natin ay equal sa 7. Then, equal sa 3 minus 4 naman kapag negative na. So, x natin ay equal sa negative 1.
So, kung babalikan natin, guys, yung example natin kanina, so, syempre, same lang yung nakuhang sagot dyan. X equals sa positive 7 and x equals sa negative 1. So, same lang, guys, ha? Another example tayo, solve the equation of 2x squared minus 3x equals sa 9. So, titignan natin maigi, guys, ano? So, hindi siya naka-standard form. So, ililipat muna natin. Kasi, di ba, yung standard form daw ay ax squared plus bx plus c equal to 0. So, ito guys ay naka-ax squared plus bx equal sa c. So, lipat lang natin guys yung c o yung 9. So, magiging minus 9 equal to 0 yan. Then, yung a natin ay equal sa 2, b equal sa negative 3, and c natin ay equal sa negative 9. So, gamit guys yung quadratic formula, substitute lang natin guys yung a, b, and c na yan. So, magiging ganito na yan. So, negative times negative 3, then plus or minus square root of negative 3 squared minus 4 times 2 times negative 9 over 2 times 2. So, simplify lang natin. So, negative times negative 3 is positive 3, then negative 3 squared is positive 9, negative 4 times 2 times negative 9 is positive 72. So, 9 plus 72, magiging 81. Then, square root of 81 ay 9. So, solve na natin, guys, yung value ng x natin. So, kapag plus 9, so, magiging x equal sa 3 plus 9 over 4. So, magiging 12 over 4. So, yung x natin na equal sa positive 3. Then, x equal sa 3 minus 9 over 4. So, yung x natin ay equal sa negative 6 over 4. So, our x ay equal sa negative 3 over 2. Another example, solve the equation x squared plus 2x plus 4. So, lagay lang natin guys yung coefficient ng a, b, and c natin. So, equal yan sa 1. Yung b natin equal sa 2. Yung c natin ay equal sa 5. So, substitute natin yan sa formula natin, sa quadratic formula. So, it will give us negative 2 plus or minus square root of 2 squared minus 4 times 1 times 5 over 2 times 1. So, simplify lang natin. So, magiging negative 2 plus or minus square root of 4 minus 20 over 2. Then, 4 minus 20. So, equal yan sa square root of negative 16. So, guys, meron tayo ditong square root of negative 16. And alam naman natin na kapag meron tayong square root ng negative value, ay imaginary yan. So, magkakaroon tayo, guys, dito ng i. So, magiging 4i. So, square root lang natin yung 16, which is equal sa 4. Then, dahil meron tayong negative 1, kasi magiging 16 times negative 1 to, so, yung square root ng negative 1 ay equal sa i. So, imaginary number. So, solve na natin guys yung value ng x natin. Kapag plus, so magiging x equal sa negative 2 plus 4i over 2. So, magiging x natin ay equal sa negative 1 plus 2i. Kapag naman minus 4i, so yung x natin ay equal sa negative 1 minus 2i. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagtapos ng lesson natin. Kung may tanong kayo sa mga estudyante ko, chat nyo lang ako guys sa messenger, sa GC natin, or i-PM nyo ako. Then, sa hindi ko naman estudyante, pwede kayong mag-comment dito sa comment section. Maraming salamat. Hanggang dito na lang guys.